natin tong kapitbahay dito. Good afternoon! Tay, kumusta kayo? Kumusta ang isda? Mahal, ano? Ito yung si nanay, kapitbahay ni Tatay Jaime. Madalas dito si Tatay Jaime. Dito nagbibili ng mga kailangan nilang mag-ama. Doon sa mga vlog po namin ay, si Tatay Jaime daw po nag-aarte-arte lang. Ay, hindi. Nung malakas pa yan, ay dito yan lagi tuwing hapon. Pagaling ng hapon, nagtatapay niya sa akin. Opo. Nakikipagkwentuhan. Opo. Tapos ngayon, nagkasakit na nga siya, hindi na siya nagtatambay dito. Nagtatambay. Oo. Okay. Ha? May mako. Oo talaga. Itong kapitbahay dito. Good afternoon! Tay, kumusta kayo? Kumusta ang isda? Mahal, ano? Ito yung si nanay, kapitbahay ni Tatay Jaime. Madalas dito si Tatay Jaime. Dito nagbibili ng mga kailangan nilang mag-ama. Doon sa mga vlog po namin ay, si Tatay Jaime daw po nag-aarte-arte lang. Ay, hindi. Nung malakas pa yan, ay dito yan lagi tuwing hapon. Pagaling ng hapon, nagtatapay. Opo. Nakikipagkwentuhan. Opo. Tapos ngayon, nagkasakit na nga siya, hindi na siya nagtatambay dito. Kahit may saklay, hirap na siya. Ay, hindi na po. Kaya minsan namimiss ko nga sa kung si Tojin, kawawa man. Noon po, kahit may saklay, nakakapunta siya. Kahit yung pinapatambay dito. Pero ngayon, wala na. Wala na, hindi na siya natambay. Lagi na lang sa bahay. Oo, sabi ko nga, kawawa ka na, Tojin. Oo. Pagka nasabi kong maglalakad, baka mahilog ka. Minsan, nagpunta yung dito, hirap-hirap siya, wala yung kasama. Sabi ko, wawa ka, huwag ka magpatulong ka kahit kasi mo. Mahilog daw siya. Hindi na siya na, okay. So, nakikita niyo lagi si Tay Jaime, talagang hirap sila. Okay. Ito si nanay na isa. Kikita niyo lagi si Tay Jaime. Kaya ako nagkakatatambay. Oo. Sabi daw eh, nag-aarte-arte lang daw si Tay. May mako, hindi nag-aarte. Ha? May mako. Oo talaga. Naghihirap talaga. Nakikita mo. Oo, kita-kita namin dito. Pag-ihirap na siya. Hirap na hirap. Oo. Kaya lang po. Pinipilit lang. Oo. Oh. Ano po, Nay? Wala po siyang maasahan. Walang maasahan? Oh, wala siyang maasahan sa bahay. Walang. Kundi yung... Ako niya, si Ashley. Oo, ayun, nag-aaral naman yun. Oo. At saka yun naman na dalawa niyang disabled, paano ba gayon? Wala naman disabled. So wala siyang makatulong, ano? Wala. Ay, sige, Nay, ha? Thank you, ha? Punta muna ako to sa kanila. Iya po. Oo. Yung dalawang kapitbahay dito ni Tay Jaime. Kasi doon sa huling vlog ng Kagapay, may mga buzzers na nagsasabing nag-aarte lang daw si Tay Jaime. Pag may vlogger daw, nagpapakita na parang nakakaawa, pero nakakalakad naman daw. Yun, yung dalawang kapitbahay, nagpapatunay na hindi totoong nag-aarte lang talaga itong si Tatay Jaime. Talagang hirap na hirap na ngayon ang Tatay Jaime sa kalagayan niya ngayon. Sana makausap natin yung babae dito, yung lola, na best friend ng namatay na asawa ni Tatay Jaime. Yun yung madalas dito na tumutulong, nagmamalasakit dito sa mag-aama. Sana matagpuan natin dito. Dito. Uy, sakto, sakto. Andito si Lola Lourdes. Kumusta, Lola Lourdes? Gloria po ang pangalan ko. Ha? Gloria. Ay, sorry. Lola po si Lola Gloria ay best friend ni... Namatay na asawa ni Tay Jaime. Namatay na lang yun. Opo, best friend niyo po yun. Oo, talaga noon pa. Opo. Ito na ang bahay nila. Opo. Ngayon, sakto, sabi ko nga po, matagpuan ko sana kayo at natagpuan ko nga po kayo rito. Gusto ko po kasi manggaling sa inyo ang totoong nangyayari dito.
Lola Gloria, kasi may mga buzzers po na nagsasabing nag-aarte lang daw po si Tatay Jaime. Pag may vlogger daw pumupunta rito, parang nagpapaawa. Naiinggit lang po sila pa ganyan. Mm-hmm. Hindi po diyan ganyan na sasabihin nilang nag-aarte. Nag-aarte ba ganyan? Nang mahulog po yan dito, hindi na sa ospital ng anak na. Eh, kung hindi, hindi patay na yan. Oo. Kaya sabi ko, mag-iingat ka, maglalakad-lakad mo, mayroon ka naman patuang dyan, o, sabi ko. Pero yan, ang sakit niyang dyan yun, ha? Nag-ano? Kaya, hindi pa man yung matagal na habang buhay, gano'n na. Hindi po, ngayon lang ito, buwan na itong nagdating. Yung lagi po kami pumupunta rito, nakakalakad-lakad pa siya, pa isa-isang hakbang nakatungkod. Pero nitong huli na po, hindi na talaga siya nakakalakad. Eh, natumba na po yan kasi. Oo. Oh. Natumba na yan dito, nakawawa na wanya. Opo. Eh, mabuti po, nandiyan po yung anak niyang nagpa-Manila. Yung nagpakatulong. Nagkatulong po. Opo, nagpatulong doon sa anak niyang babae. At saka yung anak niyang lalaki diyan, dinala sa... ano, sa doktor. Mm-hmm. Ayun na ganun. Noon pa yun. Tagal na yun. Ay, itong taon lang po ito. Ah, okay, okay. Ngayon lang po mga January yata. Ah, January. Mga January lang. Okay, January okay. Lang po yung nangyari, ganun. Okay. So, kanina pupunta po ako rito, nagpipray ako na sana madat nando kayo rito. Alam po po na halos araw-araw naman kayo nandito dahil umaalalay po sa pamilya nito. Oo, dito po ako kanina naman, dalang balik ako dyan. Oo. At sabi ko nga, nasaan yung ano mga bata ay nag-aral daw po yung kahapon pa doon ng tulog. Hindi naglalaro naman ako kanina, eh paano na kayo? Ay, nabubuhay pa ka naman, eh hindi tayo ganyan, sabi ko. So anong gusto niyo pong sabihin doon sa mga bosses, doon sa mga nagko-comment na si Tatay Jaime po ay nag-aarte lang daw? Hindi po, totoo yan na, hindi yan na-aarte, totoo yan, nandito ako, ubuhay pa ako. Namatay na yung asawa niya, dito ako lagi. Ganyan ang ano niya. Yung asawa niya, nakitingnan ko, naghirap din po yun. Yung bulag yun? Oo, nabulag po yun, naghirap din po yun. Kayo rin ang nandito? Nandito po ako lagi. Kaya ito, sasabihin ni Ate, hindi pwede sila magsasabing ganyan, masama yan. Masama yan sa kanila. At pag sila ay nang ganyan, paano baga? Ay di makikita nilang mga kaartyan nila. At sila ang... uuli ang mga ganyan sila, sabi nila, ay ito hindi ito nag-aarte, ito ang na-aarte pag wala yan. Pero nawala po ito. Ay nawala po ito talaga. Kaya sa pasama yan pag napatikap siya rin. Hindi pwede wala at talagang mawak ka dyan. Inaano yan dito, inuuntog ang ulo, dudugo yan. Kaya kawawa yan. Kung naiwan, yun na lang. Yun, hindi man imik yun. Ganun lang yun. Ay itong ama talagang pag patikap yan, kasama-sama siya. Hindi pwedeng hindi kasama. Talagang mawala yan. Kawawa. Uh-huh. Sasabihin ko sila kahit buot lang kapuntaan ko sila na bakit ka nagsasabing ganun si Jaime? Ay hindi man kayo nagpupunta-punta doon. Naggagawa lang kayong masama. Hindi yung pwede. Sabihin mo ganyan. Uh-huh. O ganyan sasabihin ko sa kanila. Ay pag kayo ay nagganun, paano baga? Uh-huh. Ay di ka maghihirap. Sino magsasabihin yung ganun? Hindi may magsasabi sa Jaime at hindi man yung chismoso. Sige daw. Ay, kamo mga chismoso kayo. Pag kayo ay naiinggit, ay may nagpupunta dito mga nagdadala, ay huwag lang kayo mag-init, magsingi kayo. O gaya ko, pag napunta dito, ay mayroon ako ng tankis, galadala. Pag ito, dinadala ako naman, o, ay sabi, salamat. Nakakuha ko naman ako. Sabi ko, salamat sa Panginoon Diyos, sabi ko. Ayaw ko mga kanya mag-iinggit-inggit. Pag kayo niya sa uli ang ganyan, ayawag ko. At wala man ako sa kanila, dito mo lang ako. Lola Gloria, paano niyo po tinutulungan itong mag-amang ito ni na Tatay Jaime? Ay, pag yan pong mapabili siya ng gulay dyan, kung mayroon, mapatanong ako dyan. Ano po ang ano ninyo pang ulam at mapabili yun si Jaime? Masabi yan. Ay, isda na ginataan saka ano, yung parang sprouted. Ay, balik ko naman dito. O ano, Jaime, gusto mong ginataan? Ayaw ko niyan, kinakabag ang tiyang ko. Hindi, balik ko naman... yung gulay, ayun na lang ng gulay, balik ko na naman. O binigyan ako ng 20 pesos, bili ko doon, ibinalay ko din doon. O ano pa, ano, makain na kayo? Ay oo, at ano, may kanin man yan. O sige, magkain-kain na kayo, sabi ko naman. So, o, kaya man niya, may tugkod-tugkod na ako. So, nakaka,
nakakalakad-lakad siya rito sa oo, sa loob. Oo, mayroon siyang ano diyan, oh yun oh. Tung, ah, ang oo, kilalay niya. Oo. Kaya huwag mo yan iwawala, sabi oo, ko. At pag nalakad-lakad so, katuwang mo yan. Dahil doon nakakatayo siya. Opo, nakakatuwang siya, nakakalakad-lakad siya. Yun. Wala kang pag wala ka niya, huwag kang alis, huwag kang pupunta kung saan. Yun ang so pag wala niya. Yun, Lola, hindi siya makatayo. Ay makakatayo pero ingat. Matutumba. Ah, okay. Matutumba. Kaya kung mayroon yan, hindi man. Ayun. Eh, katulong yan sa kanya. Kaya okay. Sabi ko, huwag kang lalakad, nawala yun. Sabi ko, parang matutumba, kanya mahirap ang kamagod. Hindi kung, ano, oras-oras, andito ako, ay napunta man ako doon sa bahay. Bahay niyo. Pero alam mo, Lola Gloria, malaking tulong din para sa mag-aama ni Tatay Jaime, yung palagi kang nandito, ay, nagtitingin-tingin sa kanila. Ay, tingin-tingin siya kung ano nangyari, paano, sinong mabalita. Oo. Sabi nga po nung kausap ko dun sa labasan, kahit daw nung buhay pa yung best friend mo, yung asawa ni Tatay Jaime, yung bulag, ikaw daw po yung malagi nandito tumutulong din sa pamilyang ito. Kahit mamamatay na yun dyan, nandiyan ako. Sabi ko ilagay yung anong basay na pasyon yan at yan ay tulong yan sa atin. Pag tayo mamamatay, nilagay man. Opo. Itulong din yun. At yun ay sa Panginoon Diyos, itong mga sabihin yun doon. Opo. Mga salita yung Panginoon Diyos, naroon yan doon sa pasyon na yun. Opo. O, bakit ako nagpapasyon na ako hanggang ngayon. Opo. O, sabi ko, salamat, sabi ko. Di, ang pagkamatay niya, maluwanag, hindi silang hirap. Ano yun. Isinadalaan ko, siyempre naman. Siyempre ba lang. Maraming salamat po, Lola Gloria. Parang kapatid mo siya. Dahil po sa inyo, kahit paano, malaking tulong po sa mag-aama ni Tatay Jaime. Opo. Na nakakagaan-gaan po. Salamat po sa inyo, Lola Gloria. Kasi nasasaktan po ako doon sa mga nababasa kong comments doon sa vlog na parang pinararating po na nag-aarte lang daw si Tay Jaime. Na pag may pumupunta daw ditong vlogger na tumutulong, pinapakita ni Tay Jaime na parang nagpapawa, pero sa totoo daw nakakatayo naman si Tatay Jaime, nakakagawa naman daw, malakas daw. Mga kaingitan niyan po, kaingitan niyan sa ganyan. Kaya ngayong hapon na ito, Lola Gloria, pinilit kong makapunta rito una, ang purpose ko talaga, kukunin ko yung mga reseta ni Tatay Jaime at bibiling ko sa butika. Yan. Para kailangan po niya yun eh. Ano po, Lola? Okay. Ay, mayroon ba kasi ng ano, may nagpinta dito ang anak mo daw yun. Ah, opo. Pinala siya sa doktor. Oo. Dalawang beses na yun actually, Lola Gloria. Oo. Dalawang beses na yun dinala sa doktor nung gagapay vlog po. Salamat, Lola Gloria. Sige. Oo. Sana humaba pa ang buhay ni Lola Gloria. Ang gabay nila. Ang buhay pa ako. Ilan taon na kay Lola? Ay, 84 na po. 84 years old na. Pa 85 na nga ako. Opo. Kailan ang birthday ni Lola? Ay, nakalampasan. February. 1960 pa ako inala. February 15 ako ng birthday. Tapos na. Sabi nga yung mga nasa ano gobyerno, ang may mga birthday daw, bibigyan daw. Opo. Yung may, ay, wala man, naghihintay na ako. Wala man, yung mga birthday, sabi. Ay, sus, patawan, sabi ko. Yung mga barabalita lang. Ay, naghihintay kami niya. Ay, hindi pa man ito na birthday. Opo. Si Tatay Jaime, ilan taon na? Si 26 yata ang age niya. 75. Ah, 75. Ay, kayo, Lola, ay? Ay, nakakuha na po ako dito sa Panwet, sa Municipio. 84 na kayo? 80 pa lang, nakakuha na. Ah, okay. Nakakuha na akong 10,000. Ah, okay. O, di malaking tulong na rin. Yun, at pabili akong sana maka 100 years old kayo, Lola. Ay, yan pa, dinadalangin ko sa Panginoon Diyos. Nabigyan pa ako ng ano buhay at makita ko pa ang panahon ng mga dating na walang mangyaring masama. Salamat, Lola, ha? Thank you, Lola. Yan ang sinasabi ko talaga sa Panginoon. Ay, Diyos ko po, Panginoon, thank you. La. Tatat! May dala ko dito mga prutas ni Tatat. Ay, nakahinig! Please, sir! Ano daw, Lola? Galing daw sa daet. Galing sa daet. Galing sa daet. Binili niya, galing sa daet. Binili. Oo. Dali ha, Tatat ha. Tayay, may kumusta kayo? Ayos pa po, ayos lang pagkailangan. Sabi ko sa iyo, basta mga chikapan lang akong napampanawa. Kaya nga po, Tay,
pinilit po ni Mark nung Kagapay Vlog na kayo po ay madalas sa doktor muli, no? At least eh, malapatan po ng lunas yung inipan po sa akin. Kaya palang nag-ganun ng kumpudelan sa mataas na mataas na yung sugar ko. Ah, mataas ang sugar niyo ho? 80 lang yun. 285 ata po yun. Grabe. Mataas ang sugar. Noon nadubli nga po. Kaya naghina ko. Ha? Madali ka daig kay Manny. Ano? Sa daig. Kumusta po ngayon pagkaramp niyo kay Jaime? Ay, ayos po. Maganda niyo. Maganda ngayon. Hindi ka nahihilo, hindi ka nanghihina. Mayroon po. At din, bago naman po ang gamot ko ngayon. Opo, opo. Bigbaguhan at iba-iba na ang kuhan ko nga at naghihina na ako. Opo. Ay, ngayon naman po ay nasa gawa ng Panginoon Diyos ngayon. May magandang pakiramdam ko po. Dati, narumla ko doon. Ngayon, kahit pa paano, kakotay-tayo po nila. Binago po yung mga gamot niyo? Hindi, nagdag po yung sa blood sugar niyo? Okay. Ay, ginagdagan niya, parang dinubli. Dinubli yung dosage? Okay. At makakuan niya, pito lang yan din. Mabalik niya si Mark at mabili daw ng gamot. Opo. Ay, sabi ko, edi salamat, salamat. Kay Jaime, kaya ako pumunta rito una, yung promise ko sa iyo na kukunin ko, hiramin ko muna yung mga reseta mo at bibili ako sa butika ng mga kailangan mong gamot na nandyan sa reseta para mapadali yung paggaling po ninyo tatay. Ito nga. O para sa dalawang anak. Natutuwa ako, inubutan ko dito si Lola Gloria, no? Sabi nung kapitbahay niyo po dun sa labasan, ito daw po si Lola Gloria, madalas dito, yung laging umaalalay sa inyong mag-aama dito. Ay, ang nakita nung pakatayuan ko? Mm-mm. Ay, alam, tismisan dyan sa, nalaingit po sila eh. Sobraingit nila sa akin. Bakit ako, sige akong kagaya po ninyo, nabigyan nilang po kayo. Ay, sa simple, naawa sa akin. Pero hindi naman ako nagpipilit na kung anuhan ako. Ang gusto ko lang po naman sa kanila, ay huwag na silang ingit ang pambuhay kong ito. Klasik pa bang ito? Tama po. Tama. Just tama. Tama yun, tatay. Pasalamat na lang sila dahil yung nangyari sa inyong mag-ama, hindi nangyari sa kanilang buhay. Ay po, yun nga sinasabi ko naman. Bakit naman ako gaganyan pa nila? Hindi naman ako nakikialam sa kanila. Ay, naiingit po sila sa akin. Ganyan, may dinadalan ako ng bigat. Eh, pasalamat niya ako at mayroong taong naawa sa akin. Hindi yung dapat ikaingitan ako. Ay, daalam ko naman po dito sa lugar namin. Kunting kwan lang, ikaw pa masama. Ay, dito naman ay binibigyan ko ang kapag may surusubrang kwang ko, binibigay ko pa sa kahit kaunti sa kanila. Mahinanay lang, babigay pa. Grabe naman. Sobrang naman talaga. Yan ang hirap sa ating mga Pilipino, Lola, no? Wala lang tayong naitutulong. Sisirain pa natin yung tao. Di ba, Lola? Yan ang hirap, no? Anong dapat mong kaingitan sa pamilyang tulad nito? Siya po. O, diba? Na sobrang hirap. Sasabihin nila tatay na nag-aarte lang daw kayo. Nakilaman po yan nila. Pasalamat ako sa Panginoon Diyos at nakita nilang ganito. Nagkukunyari lang daw po kayong hindi makalakad, hindi makatayo, pero sa totoo lang daw po nakakalakad, nakakatayo pa naman kayo. Ay, naku naman. Pasalamat ako kapag yan, magkatotoo yung sinabi nila makalakad na ako. Makakalakad na ako. At may gamot ka man. At sila nagtutulak sa akin makalakad. Ay, siyempre, ang Panginoon Diyos hindi suripot. Ay, pagbibigyan sila ng Panginoon Diyos na makalakad ako para makita nila ang bisa ng Panginoon. Siyempre, ang Panginoon Diyos nandyan lang, lagi tayo mahingi sa kanila. Totohan mo, lalo pang may sakit. Alam mo ng Panginoon Diyos kahit na
nakita nila ko, inuutosan ko, matanda pa sa akin. Dapat utosan ko, pabagyan na. Bilang ako ng gulay, bilang ako ng ano. Nasa dahil. Ay, siyempre, hindi na kagakibo. Tapos ay ingitan pa ako. Nakikita ko dyan na, kung ano ka naman, ay napabili ka ko dyan si Jaime at hindi man nakakalakal baga. Kung ano-ano sinasabi, hindi ko pinapaabot dito, sa akin na lang po. Grabe, ano? Akin na lang. May mga ganun talagang ugali ng tao, no? Siyempre gagawin mo yun. At kakawa naman ito. Ay makain. Grabe. Ay walang ulam. Yan ang sinasabi ko sa kanila. Opo. Huwag kayong maiingit sa ganun at nahihirapan ang tao. Opo. Sabi ko, kawawa na nga naman, tulungan ninyo. Ang daming daldal ninyo dyan, sabi ko. Huwag kayong ganyan. Ang Panginoon Diyos ay marunong magtulong. Tapos ang tao kung marunong tumulong, ang ganyan ang ginagawa ninyo, maiingit kayo. Ayun na lang kabuluhan yan. Ang ganyan. Oo, ang tao. Walang ginagawa ang mga tao pag ganyan. Pasalamat na sana ay matulungan ako na. Nanay Kuya, alasya na iyo. Salamat na nakalitan sa pagkatumba niyan. Natumba yan, ay salamat na at nabuhay pa man. Ay, salamat. Ang mga pangalang Panginoon. Dalawang beses dito ako, nagtumba ko dyan, balik tatlo na. Apat na isa doon. Palaging tulong po sa iyo, Tatay Jaime, na meron kang ganito. Pag makakatayo kayo, makakalakad-lakad dito sa loob ng bahay. Kaya ito, opo, ang loob mong alisin yan, pag matayo ka, hawakan mo yan. Tama po, tama. At kung minsan naman nga po yung kuhan ko, minsan kala ko, malakas na ako. At minsan na iba ang timplada ng kuhan ko, bagat na high blood ako. Mm-hmm. At iba-iba ang kuhan. Ang kuhan ka ng ultra pressure ko. Mm-hmm. Eh, simple na iba. Ay, sama. Na iba ang kuhan. Ay, sama po na kuya. Buti pa, purong salamat. Ano po, ano po? Salamat. Kaya nga, Ronong. Kami ng sangkit. Salamat. Mabuti pa, purong salamat. 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 Yes ko po. Paborito niya ni tatat eh, yung prutas na yan eh. Ayan po nga, uy, may prutas. Ay, ganyan din, nung may maniliit na binigay sa atin ganun. May mga kwento. Binibigyan kahit dalawang piso, dalawang piraso. Eh, ayos na po yun. Hindi lang yung titismis ka pa sa labasan na. Ako nga po. Actually, Tatay Jaime, wala naman chismis akong na dyan sa labasan. Yun pong binabanggit namin, Tatay Jaime, ay sa social media. Oo. Yung mga nagko-comment, hindi naman natin tiyak kung nagtaga dyan sa labasan. Siyempre, nakakaabot po yun yan. Totoo yan. Totoo. Yung mga nagko-comment po doon na akala, parang pag kung babasahin mo, parang parang kilalang kilala kayo. Yan. Parang nakikita kayo lagi. Yan, ganyan. Na kesyo, may mga anak naman daw kayo sa palibot, ba't hindi kayo tinutulungan? Eh, nakita naman nila ang tatayuan ko dito. May anak nga po ako. Well, hindi ko naman tinatang yun. Kaya alam, mas mahirap pa nga sa akin. Opo. Kung ano man magagawa ko, ay bang sa'yin ko pa nga, ibigay ko pa sa kanila. Opo. Gaya nung nag-alis na nagpapakagawang katulong siya, ay noon may kahit na may surusuburang pambigas dito, binibigay ko sa kanya, magsa'yin na kayo. Pag-aaral yung mga anak. Ay, wala namang problema sa akin, magbigay. So, hindi niyo pinupursige yung anak niyo rito kasi mahirap lang din. Ayun, mas mahirap pa sa iyo. Mas saka, una, wala ngayon dito, ano ho? Papakatulong sa Maynila. Wala. Yung wala pamilya po nun. Marayo yun. Ay, yung pamilya po, yung mga anak nun, yung apo nyo. Yung mga apo nun, yung mga apo nyo. Nag-aaral po. Nasa, wala na po dito din. Wala ay, na. Wala dito. Na. Di wala na kayong anak dito sa... Ayun po sa apo nila doon, malayo. So wala na siyang kamag-anak dito sa kapitbahay niya, ni Tay Jaime. Opo. Wala po. Wala. Malayo yung nasa anak niya. Oh, kaya nga po eh, kasi yung mga comment nanay, na Lola Gloria, lumalabas na may mga anak daw dito sa palibot, sa kapitbahay sa Tatay Jaime. Wala naman pala. Wala naman yung anak siya dito na wala, kung may pupunta dyan, malayo. Oo. Sabi si bisita lang naman. Opo. Pero kung dito sa malapit, wala man. Wala.
Wala. Oo, yung mga gonong comment, eh. Mabuti, Lola Gloria, andyan kayo. Kayo na po mismo ang nagsabi na si Tatay Jaime, walang kamag-anak, walang anak dito sa kapitbahay na to. Wala dito. Sa palibot mo ba? Wala sa ama ko. Hindi ba? Oh, salamat, Lola Gloria, at andyan kayo. Kayo na po ang nagbigay linaw doon sa mga nagko-comment. Ay, oo naman. Hindi man ganyan sila. Oo. Kawawa itong mga pamilyang ito. Naghihirap na nga. Pahirapan pa ng chismis. Iwan ko. Hindi dapat ganyan sila. So, wala talaga siyang kamag-anak o anak na nandito. Oo, wala. Malayo po ang anak. Kaya nga po. Yung isa nagpapakatulong, ano, Lola? Mahirap po kasi. Oo. Ay, nag-anak buhay ng iba. So yun, mabuti Tatay Jaime at andito si Lola Gloria sa po yung nagpaliwanag tungkol dyan kasi paulit-ulit na po natin sinasabi yan pero may mga comment pa rin na nagsasabing kasi may mga anak daw kayo nandito lang nakapalibot sa bahay ninyo, sa dito sa lugar ninyo. Wala man. Kuya, nauran. Bakit ba nakikialam sila? Bahala ng Panginoon sa kanila kung anong gusto nila sa akin. Tay Jaime, ang may sasuggest ko po, ipag-pray na lang natin. Basta nga pagkaalam ko yan, ang totoo ng Diyos ang nakakaalam niya. Isama niyo na lang po sa mga pagdadasal niyo po, yung mga ganun tao, Tay Jaime. Totoo yan. Ay, wala naman akong kung anong kwan. Pasalamatan ko pa sila. Wala na malinawan ang kanilang mga kaisipan, Lola Gloria. Tulungan nila po. Yung mga... Napanalangin na yung tayo sa kanila ang ginagawa. Magbago silang ugali, hindi maganyan. Baka sila ang sa ulian, ewan ko. Buti nga din nangyayari sa kanila itong nangyayari sa pamilyang ito. Tama yan. Binanggang lang sila, nakaka-ano? Nakakahabag pag para isipin. Sabihin kayo tayo? Ay, ako, nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng tumutulong sa akin sa pagpagamot ko, sa pagkwanto, sa pagbili ng gamot, kayo hindi naman po ako, hindi ko naman po kayang bumili sa sarili kong bulsa at wala naman akong trabaho, kundi maghingi po sa inyong tulong, kaya kung maaarin po sana kung sino man po may mabuting kalooban, nakita man nilang katayuan ko. Matulong yun sa inyo? Kayo na po ang nakaunawa sa akin. Sana tulungan po ninyo ako. Lalo-lalo na kay Kuya Efren sa pamagitan po ng kanyang vlog. Eh sana matulungan po ninyo ako. At tumagal-tagal pa itong aking buhay. At managaan ko pa ang dalawa ko pa pong anak. At sana matulungan mo din po ninyo ako ang aking apong si Astri. Na sana magpapatuloy sa kanyang pag-aaral. Kahit pamasahe lang po sa mga pag-iskwila niya. Kay Mark, tsaka doon sa KJM, Kagapay Vlog. Saka napaka maraming pong salamat sa tulong po ninyo at nadala po ninyo ako sa pagamutan. Ngayon na nawala po yung agam-agam kung na ako ay mawalan dito sa mundo. Ako ay nagpapasalamat sa UDM tsaka Mark sa vlog ng Kaagapay. Maraming salamat sa inyo. Stay na po dun sa tumulong sa akin. Pagpagamot ko po, marami pong salamat sa iyo, Ma'am Christina. Si Ma'am Cora Ernesto po. Ma'am Cora po. Ma'am Cora Ernesto si po. Si Sir Ernesto. Marami pong salamat sa inyo. At kahit papano po, ang Panginoon Diyos naman ang magbayad ng aking mga utang na loob po sa inyo. Kay Mr. Tay, kunin ko yung reseta. Ibabalik ko din po sa iyo. Ano? Andito lahat. Ayan na po yung lahat. Iman na nga po.
Pipito po yan. Opo. Hiramin ko muna tayo, Jaime. Ha? Ito po. Ito na po lahat. Ito na po lahat. Wala ko na laman po. Iwa yan. Ay, may mga laman pa po yata ito, tay? May mga laman pa ito? O, ito. O, alisin natin yung laman. Si reseta lang po, Lola Gloria. Yung reseta lang po, Lola. May mga laman pa yan. Oo. At, babaguan po, ano? Oo, yan. Tanggalin po natin yung laman. Mabuti nga. Ay, pero baka magkapalitan po, Lola, ha? Reseta po ang kailangan natin. Ilagay mo po dyan sa lalagyan. Alin po? Wala pong reseta yan. Ano po? Sabi mo po, alisin po yung laman. Opo nga. Reseta? Ito ilang po mapakita sa butika? Oo, pwede po ito. Mayroon naman, oh. Ah, okay. Ayan po. Ayan. Gamot yan. Oo. Ay, sa high blood ito, oh. Yeah. Satan. Mayroon pa yan, oh. Ito na lang reseta dito. Okay. Ayon. Okay. Sige po, tatay, ha? Tay Jaime, hiramin ko muna ito. Ano po? Sige na. At bibili ko ito sa butika. At tama nga po yan dahil sa... Good morning. Gandang umaga po mga katuwang. Ngayong umaga, babalik tayo kay Tay Jaime. Nabili na po natin yung mga gamot na kailangan po niya. Ito po, dalit po natin sa kanyang mga katuwang. Bali, isang linggo lang po yung binili natin sa kanya. Pagkaubos nito, bibili pa tayo para sa kanyang mga katuwang. Mega love shoutout kay Ma'am Cora and Sir Ernesto of Melbourne, Australia. Bigay po sa akin ng 5,000 pesos para po bili po natin ang gamot ni Tatay Jaime. Kaya ang ginawa po natin, bumili muna po tayo ng pang-isang linggo niya. Then after nito, pag naubos na, bibili na naman po tayo uli sa kanya. Tara, samahan niyo po ako mga katuwang. Puntahan natin si Tatay Jaime. Mega love shoutout nga pala sa lahat ng ating KSP abroad. Ang mga naunang nagpaabot ng tulong dito kay Tatay Jaime para sa gamote. Mega love shoutout kay Mama Verna of Italy. Padala po siya noon sa atin. Binili po natin ng rice and groceries ni Tatay Jaime. Tapos gamot niya. Then ngayon naman po, si Ma'am Cora nagpadala din sa atin. Binili po natin ang gamot. Kulang ito. At bibili pa po tayo next week pag naubos na po itong pang isang linggo gamot na binili natin para kay Tatay Jaime. Mega love shoutout po sa lahat ng ating KSP abroad, KSP followers, viewers, subscribers po natin. Mega love shoutout. Thank you so much po. God bless. Tayo na po ang bumili. At lubos-lubosin na natin. Kasi nangyari nung una, si Tatay Willie o si Tatay Jaime ang bumili. Mga kapitbahay niya, awang-awa kasi paisa-isa yung hakbang niya, nakatungkod yung Tatay Jaime. Kaya gagawin po natin sa kanya, tayo na po ang bibili para hindi natin pahirapan po yung matanda sa kanyang pagbili ng gamot. Good morning, Tay Jaime. Hello, tatat. Tay Jaime, good morning po. Oh, dandahan po, dandahan. 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 Upo kayo, Tay. Di na kayo upo, yan. Dandahan siya, Tay. Ha? Oo. Kumusta ka, tatat? Tay, yung... Tuloy, sada. Ha? Sada. Atay, yung mga gamot niyo po. Ayan. Salamat. Opo. Tuloy, sada. Okay. Ayan. Tuloy, sada. Pang isang linggo mo yan, Tay Jaime. Kailan mauubos yung... gamot mo? Ay, patapos ngayon na. Okay, ngayong araw, wala na. Hmm. So yan, ay pang isang linggo. Hmm. Pag naubos yan, bibili uli kami para sa'yo dito, no? Kami na po ang bibili kasi nakita namin kayo nung kayo po ang bumili sa butika, ilang oras kayo, hirap na hirap kayo, no? Tagal po talaga. Kaya nga po, kaya kami na po ang bibili, dadalhin namin sa'yo dito, gamot na lang, ano? Salamat po. Oo. Ay, kumusta po kayo? Kumusta po si
Christina. Nagkain na na po yun. Okay. Bago nag-alis yesterday. Ah, pinakain naman. Okay. Ito si Tatat. Kumusta naman, Tatat? Sadaik. Mamaya lang pitong tanghali. Ah, okay. Diba na sadaik? Oo. Kumusta pakiramdam niyo, Tay Jaime? Ayos naman po. Ha? Okay naman. Okay. Kuya, Lural! Tay Jaime, iyan ay galing kay Ma'am Cora and Sir Ernesto of Melbourne, Australia. Ay, salamat at salamat po sa inyong asawa. Mm-hmm. Katulong po ninyo. Opo. Para tuloy. Pag naubos yan, after 1 week yan, babalik kami para sa dagdag na gamot nyo po. Ano? Pang isang linggo lang yan, Tay Jaime. Ha? Okay. Salamat at salamat po sa may nagbigay po sa akin ng gamot pong ito. Salamat at salamat po sa inyo. Hindi na po ako nagdala ng pagkain nyo, groceries nyo. Alam ko marami pa kayo niyan, ano? Oo, may cash pa naman kayo, Tay Jaime, ano? Okay. Hindi na rin po ako magtatagal, alis na rin po ako, ha? At dinala ko lang po talaga yung gamot na yan kasi maubos na po yung gamot nyo, no? Okay. After 1 week, may babalik uuuli ako dito para sa panibagong gamot nyo na naman, no? Nabibilhin po namin. Hindi na po namin dinamihan kasi ang nangyari po, Tay Jaime, yung una po na bago kayo, yung pangalawa, di ba? Pangalawang dinala po kayo ni Mark ng Kagapay Vlog sa doktor. Binago po yung gamot nyo, di ba? Binago nga. Sa gawa namin ngayon, isang linggo, no? Yung gamot nyo, pang isang linggo lang kasi baka mamaya magbago na naman kayo ng gamot, sayang yung bibili natin marami. Di ba? Okay, so yun lang, no? Tay Jaime, alis na po ako, ha? Salamat po. Okay, okay. Tatat, bye-bye. Bye-bye, Tatat. Parang nalungkot ni Tata, Tay Jaime. Napapapampot, masama daw siya sa daet. Ha? Masama sa daet? At mapapapan daw siya. Nasanay kasi kapag ka dinadala kayo sa doktor ni na Mark ng Kaagapay, ng JM, kasama siya dun sa huler. Nasanay siya, no? Akala niya, dadaling kayo sa doktor, kasama na naman siya. Sa isang araw pa po yan, yung pagpunta nito, at hindi ito natigil ang anak. Oo. Oh. Kaya, nung una po noon, nandito na ako ay malakas pa man, ay nakakapunta po ako, nilalabas ko yan. Para ikot ko siya, at naghahanap. Doon sa may labasan, doon sa may tindahan ng isda. Hindi po na, hanap ako ng arkilan, iniikot ko ang basod dahil sa ito, inahanap yung ina niya. Ay gusto niya iikot ko siya at napunta siya doon kay nanay niya. Yung namatay? Oo. Inahanap niya? Inahanap niya. Kaya ngayon. Hindi niya alam na patay na yung nanay niya? Ay, nandito pala yung nanay niya. Ah, okay. Yung pala, kaya pala ganun si Tatat. Ang gusto niya, kaya lagi siyang sumasama sa labas at hahanapin yung nanay niya, yung namatay. Umapunta siya doon kay nanay. Oo. Ay, kawawa si Tatat. Oh, alis na ako, Tatat. Ha, bye-bye. Sa daet. Ha? Masama sa daet. Sa dado. Oo. Oh, sige tayo. Po, salamat po. Kaya oh. Rin, salamat. Opo, salamat opo. Po. Yung gamot niyo po. Ito na. Balik tayo after 1 week. Bili tayo ng panibagong gamot niyo.